Hi, magandang araw. Narito na naman po tayo sa Tuso sa Kusina. So, bago ko ibahagi ang ating bagong recipe ngayong araw na ito, ang buttered shrimp or ang pinasarap, mas pinasarap na buttered shrimp, nais ko muna magpasalamat sa 160 subscribers. So, alam nyo naman na kahit padala-dalawa lang ang dumadagdag sa akin subscriber, ay malaking kaligayahan na po sa akin. At salamat din po pala, shout out sa aking mga kaibigan na talagang tumutulong sa aking pag-uumpisa ng aking vlog. Kay Ate Lynn na taga Cavite at kay Ma'am Jack na taga Hagonoy, Bulacan. At ganun din kay Sir Jack na nung nag-umpisa pa lang ako ay tumulong din sa akin. Sir Jack ng Bulacan. So, ngayon, ang aking ibabahagi sa inyo ay ang pinasarap or mas pinasarap na buttered shrimp. So, tara na at umpisa na natin ang ating pagluluto. Para sa mga sangkap ng ating buttered shrimp or mas pinasarap na buttered shrimp, ang mga sangkap ay ang mga sumusunod. Kalahating tasang margarine. 1 kilo of shrimp or hipon. 2 heads of garlic chopped. Magtabi kayo ng konti para sa ating panggisa mamaya. 1 tablespoon onion. 1 teaspoon ginger chopped. 1 teaspoon garlic powder. Mas lalong sasarap. 1 teaspoon black pepper or pamintang durog. 1 tablespoon salt or asin, iodized, pwede yun. Pwede kayong maglagay ng 1 teaspoon rosemary, depende sa inyo kung meron kayo, at kung wala naman ay walang problema, okay lang. 2 tablespoon white sugar. At mas lalong pasasarapin pa ang ating buttered shrimp sa 1 cup pineapple juice. Ngayon naman, italang na natin ang ating kawali para uminit na siya sa apoy. So, sa pagigita, kailangan mahinang apoy lang. Ngayon, kapag mainit na ang kawali, lagyan natin ng konting mantika at ating igisa ang bawang. Prito bawang. Kailangan na ito yung dalawang ulo ng bawang na chinap natin na ilalagay natin pang-topping sa ating buttered shrimp. Habang tayo nagpapapula ng bawang, huwag niyo muna kalimutan na i-subscribe ang aming channel. Paki-like na rin po at paki-share. At pwede niyo rin pong pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Bawang, so set aside na natin siya. Lagyan natin siya sa isang lalagyan. At ito ang ating gagawin topping sa mamaya. Ngayon, ilagay na natin ang ating margarine para tayo ay makapag-isa. Paalala lang ha, kailangan mahinang apoy lang or nasa medium heat. Okay, medyo halu-haluin natin para hindi masunog ang margarine. Okay, sa pagigisa, unahin natin ang ginger or ang luya.
pag medyo mapagana ang luya, isunod naman natin ngayon ang bawang. So, natatandaan nyo, nag-set aside tayo ng konting bawang para sa pagluluta. Okay, next, ilagay naman natin ang ating sibuyas or ang onion, yung chopped na onion. Okay, ngayon ilagay na natin ang ating mga hipon. Then yung 1 cup of pineapple juice. So, inunti-unti ko lang yung pineapple juice. Then after that, dinagdag ko na yung ibang natitira sa 1 cup na pineapple juice. Okay? Try natin ang konting oras or minuto para kumulo siya. Ngayon, nilagyan ko na ng salt or asin. So, 1 tablespoon at ang ating garlic powder. At ngayon naman, ilalagay naman natin ang ating paminta or black pepper. Wow! Okay. Time din medyo hinahalo-halo ko ng konti para maging pantay. Ngayon naman ay ang sugar. So, yung sugar ay nagdadagdag tamis or linamnam para sa ating hipon or buttered soup. Kapag alam yung medyo luto na or luto na yung ating mga hipon, lagyan natin ang dagdag lasa ng ating rosemary. Okay? Ayan. So, kung wala kayong rosemary, wala namang problema. So, dahil meron available dito ang rosemary, mas masarap kung meron tayo. At ilagay na natin ang cheese. Ayan. Ang sarap kapag may cheese. Mahilig talaga ako sa cheese. Maalala ko nga pala, hindi ko nabanggit kanina ang cheese. So, magdagdag kayo ng kahit 2 tablespoons of cheese. Ayan. Sarap. Wow. Ngayon ay tikman naman natin ang ating niluto. So, alam ko napakasarap. Alam niyo ba na talagang napakalinamnam at perfect na perfect ang ating lasa. Hindi ako mapapahiya sa aking recipe na ibinahagi ko sa inyo ngayon. At ngayon, ito na butter drip. Lagyan naman natin ng toppings na bawang. So, ayan. Ano pang iniintay nyo? I-try nyo na sa inyong tahanan ang magluto ng mas pinasarap na butter drip. Maraming salamat po sa aking mga subscribers na kahit pa unti-unti ay nadadagdagan ang aking mga subscribers. So, asahan nyo po na ibibigay ko pa ang aking ibang kaalaman sa pagluluto at para makatulong pa sa ibang mga tao. So, salamat sa inyo. Aww. Subukan nyo na magluto ng mas pinasarap na butter shrimp. At lagi nating tatandaan na tayo ay laging maging tuso sa kusina.